Hello guys, welcome to my channel. So today, papakita ko po sa inyo kung saan ako natutulog, saan ako nagpapahinga. Dito po sa bahay ng anak ng amo ko. Although wala po dito kasi yung amo ko, nasa Amerika. So papakita ko lang din po yung area ko kung saan palagi ako nagtatambay. So ito na po yun. By the way, ito po yung area ko. So, dito po ako natutulog. Nilalagyan ko po siya ng pum. Tsaka dyan po ako natutulog niyan. Yan po yung area na to. Ito po yung sitting room. Ayan. So, makikita niyo po dyan. Yung mataas na upuan na yan, dyan po ako naghihiga. Once na wala po akong ginagawa. Ayan. Ito po yung bintana. Pag minsan, tumulungaw po ako dito. Ngayon po, ang oras ay 7, mag-8 na po. Pero ganyan na po. Ganyan pa po yung makikita natin dito. 8 PM pa lang po dito sa Jordan Aman. Ganyan pa po yung gabi or araw na makikita natin. Ayan po. Ito po ay, nandito po ako ngayon sa rooftop. So, yan po, titingnan natin. So, dito naman po tayo sa labas. Paglabas po natin dito, ay meron po tayong dito CR. So, ito po yung CR ko. Ayan, yung shower ko. Yung shower ko po. Yan po, tumatay. Diyan po ako yung brush ko. Ayan po. Tapos, dito naman po tayo. At, dito naman po. Dito naman po yung area ko kung saan dito yung lahat ito yung mga pabango ko. Ayan. Mga cream sa conditioner ko. Ayan. Ito po yung outfit ko ngayon. Ayan. So, dito po, makikita po natin dito yung mga gamit ko. Nilagay ko na po siya dyan sa malita ko kasi pauwi na rin ako kasi pauwi na rin po sila ni Madam. Yung amo ko talaga galing sa Amerika. So, ayan po. Ito po ay parang, ano na po nila to? Parang butiga na. Pero, maliwalas pa naman, parang lagayan na lang nila ng mga hindi na nagagamit na mga gamit. So, dito na nila nilalagay. Ayan po. Ayan. So, galing po ako dun sa ano. So, ito po yung area ko. Kung saan dito po ako. Diyan po ako kumakain. Yan po yung upuan ko. Tapos, dito po ako nagluluto sa electric stove. Basta, yun na yun. Diyan po ako nagluluto ng kanin, ng noodles, or manok na pwede kong lutuin. Tapos, ito po yung tubigan ko. Mag-iinit na lang ako. Tapos, ilagay ko na lang doon. Saksak ko na lang doon sa saksakan. Ito naman yung langgana ko na kung maglalaba po ako. Ito po yung ref ko. So, naglalagay din po sila dito kasi pag once na magluluto yan sila, or siguro magluluto yan sila ng mga pagkain, kasali naman na ako. Wala pong laman tong ref ko. So, pasensya na. So, dito naman po. Dito po yung rooftop na. Dito po yung rooftop sa bahay ng anak ng amo ko. So, makikita po natin dito na. Ayan po. Makikita po natin na may mga bahay dyan. Ayan. Ayan po yung area dito. Ayan. Part lang po siya ng maraming mga sasakyan. Parang city na po siya. Dyan po. Yung malaking building na dyan, malapit lang po yan dito. So, yan. Malapit lang po siya sa mga
bilihan kung saan may mga western all around na po, meron na po yan dyan, malapit lang pwede na lakarin. So dito naman, so lumalabas ako dito. Dito po ako nagtatambay pag minsan pag mainit ang panahon sa loob. Diyan po ako nagtatambay. Tapos pag may mga labahan po ako, diyan ko nilalagay. Diyan po. So, yan. Ito po yung rooftop nila. So, makikita po natin dito na. Ayan. Alas 8 na po dito. Pero, yung tirik po ng araw ay parang alas 5 pa lang or alas 6 yun sa Pinas. So yan, makikita po natin dito sa area na rin. Ano naman to? Ayan po. Ayan, maganda po yung dyan. Ayan. Ito po. Ayan. Ayan. Ayan po. So ito po yung bintana ng ano ko, ng area ko kung saan ako natutulog. So, ito yun. Diyan po. Nasa loob na yan. Hi guys! Ito po yung area ko. So, pinakita ko po sa inyo kung ano yung area ko, kung saan doon ako nakatambay. Kung dito ako nakatambay, dito talaga. Yun po. Kung napapansin nyo, meron akong para akong may sipon. So, pagaling ko po lang talaga sa sakit. So, sa 2 months ko po dito, 2 beses po ako nagkasakit. Kaya, thankful po ako sa mga anak ng amo ko. Kasi, inalagaan nila ako. Sila po yung naghanda sa akin ng pagkain at gamot. Sila pa nagdadala dito ng pagkain para lang makakain ako. Kahit na meron ako mga pagkain dito. Kaya, thankful ako dahil naging part ako ng buhay nila at family nila na hindi nila ako tinuring na iba. Kaya, kung OFW ka po at mabait po yung amo mo, happier po. At blessed po tayo dahil binigyan po tayo ng amo na katulad nila na sobrang bait. Sa side ko naman, kahit hindi ko sila, yung mga anak ng amo ko, kahit hindi ko sila talagang employer na totoo, pero tinuring nila akong kapatid talaga. At yun, yung side naman ng amo ko, nasa Amerika po sila ngayon, so uuwi na rin sila next week. So nagbablog lang ako dahil gusto ko lang, mamimiss ko lang naman kasi yung area dito. Kasi, syempre, matagal na rin din akong babalik dito. Syempre, hindi natin maiwasan yun na, malay mo, next year, hindi na ako makakabalik dito. So, dito sa area nila, dito sa area ko. So, pakita ko lang kung ano yung mga ginagawa ko dito. Kung ano, kung saan ako nakatambay, kung saan ako nag-stay. So, thankful pa rin ako dahil, kahit pa paano naka-relax. Kasi pag doon ako sa bahay ng amo ko, naku, ang dami kong ginagawa. Wala raw ako doon. Ako pa nagluluto, naglilinis, para ng blood pressure nila. So, ang hirap. So, maraming salamat po. At hindi ko po ito ginawa para lang magpasikat. Gusto ko lang po makita yung mga memories ko pag ako ay tumanda. So, bye-bye! Love you guys! God bless!